Kaparmar, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nagbisita tayo dito ngayon sa isang garden. Ayan. Marami siyang mga tanim na gulay dito. Merong sitaw. Meron din siyang talong okra. Ngayon mga Kaparmar, dito na kapag tinignan natin dito sa kanyang sitaw, marami ng mga sitaw yung tulad nito. Hindi na na-harvest. Kasi nga sabi ng may-ari nito, walang bumibili dito ng ano, ng sitaw. Yun ang na-encounter niya dito na problema. Marami kang gulay dito, katulad nito, malamig yung area kasi katulad nito pag umaga, malakas yung hamok, talagang sakto para sa gulayan. Pero yun nga naman, kahit marami kang gulay, wala namang bibili, kaya yun minsan ang ginagawa niya, nilalako niya. Kaso lang medyo itong lugar na to ay nasa loob-looban na, kaya medyo gagastos pa siya ng pera para maglako sa labas. Kaya ang ginagawa niya, minsan pinapalit niya na lang ng mga isda. Yung advice niya naman, kung magtatanim kayo ng gulayan, mas maganda daw magtanim na lang kayo sa malapit sa highway o doon sa mga area na mas malapit sa mga consumer. Mga ka-farmer na naikwento niya sa akin na experience ay yung pumita siya ng mga gulay, then dinala niya sa bayan. Pagdating doon sa bayan, yung sitaw na daladala niya ay marami rin sa bayan, kaya yung nangyari ay hindi rin naubos yung kanyang sitaw. Dinala niya sa kabilang baryo ay hindi rin naubos. Yung nga rin yung isang disadvantage din kung bakit maraming mga farmer yung humihinto, kasi kapag may nagtanim ng sitaw, karamihan ng tanim ay sitaw. Ngayon pagdating doon sa bibintahan, dahil pare-pareho yung produkto na sitaw, yung nangyayari, yung iba hindi na nabibili. Kaya para sa kanya, yung advice na nakikita niya, mas magandang magtanim ng isang klase ng gulay na kung saan mayroon kang sariling buyer. Then tatanim ka ng maraming gulay, yun, makakasigurado ka pa na kikita ka ng pera. Umaasa siya na maraming bunga ng kanyang gulay at malaki yung kanyang kikitain. Pero pagdating sa oras na nag-harvest na siya, eh halos hindi na mabili, at yung masakla pa doon ay minsan hindi na niya mapitas yung kanyang gulay kasi nga wala naman siyang pagbibintahan. Ay dito sa pinagkukunan niya ng tubig, kasi bababa pa siya dito sa area na to. Tingnan natin yung pinagkukunan niya ng tubig. So bababa pa siya sa area na to, tapos dito siya kukuha ng tubig sa ilog na yan. Then daladala yung tubig, aakyat siya dito. Ayan. Tapos dyan na siya didilig. So yun ang kanyang paraan ng pagdidilig, or di kaya dito siya dadaan sa may kawayan na yan, tapos titimbay niya lang. Okay. So mas maganda sana sa mga ganitong area, pinaplano niya sa susunod, bibili na lang siya ng water pump para paakyat na lang dito. Ayan, kung titingnan natin, malapad talaga yung area na pinipagardinan. Yung nga lang, yung mga materyales sa pag-garden lang yung kulang, katulad ng water pump.